Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Joel Hason. Ako po ang Commissioner ng Commission on Family and Life ng Archdiocese of Manila. Sa pagtatanghal pong ito na inyong matutunghayan at sa mga susunod pang pagtatanghal, pag-uusapan po natin yung kagandahan ng tinatawag nating natural family planning. Sa mga pagtatanghal na ito, ipapaliwanag natin yung what we call the spirituality of natural family planning. Nandito po tayo ngayon sa harapan ng Pope John Paul II Natural Family Planning Center dito po sa Lay Formation Center sa San Carlos Seminary Compound. Dito po lahat po ng mga nagnanais na matutunan ang kagandahan ng natural family planning, dito po natin ginagawa ang lahat ng mga paghuhubog. Kaya sa mga pagtatanghal pong ito, ito po yung ating pag-uusapan. Kaya mga kaibigan, mag-usap po tayo. Kasi ang natural family planning po ay isang lifestyle. Isa itong spirituality. It is a way of living out the commandment of Jesus to love as Jesus loves. Then, pangalawa, pwede nating itanong, ano ba talaga ang kalikasan ng natural family planning? Natural family planning is not a form of contraception. Natural family planning ay paraan na kung saan yung mag-asawa, lalong-lalo na yung babae, ay nagiging alam o nagiging mulat sa kung ano yung natural na ritmo ng kanyang pagiging mabunga at ng kanyang hindi magiging mabunga. Ang katawan kasi ng babae ay natural na nilikha ng Panginoon na kung saan meron itong tinatawag na natural periods of fertility and infertility. Sa natural family planning, tinuturuan yung mag-asawa na alamin kung ano yung mga araw, kung ano yung mga sandali na kung saan yung babae ay mabunga o hindi, at ang sa gayon kung sila ay merong dahilan para magkaroon ng anak o kaya naman kung meron silang dahilan para hindi muna magkaroon ng anak, ito ay magagawa nila ng may katuparan at ito ay magagawa nila ng merong kabukasan ng loob. So natural family planning is not a form of contraception. Natural family planning is a form of loving. It is a form of a spirituality. Ako si Ricky Rico. Ako naman si Elvie Rico. 20 years na kaming mag-asawa. Mayroon kaming 6 na anak at kami ay nagpa-practice ng natural family planning. Proud ako kasi na-reach ko yung ganitong edad na hindi ako gumagamit ng kahit na anong natural, kahit na anong artificial na contraceptive, walang pumasok sa katawan ko. Tanging natural family planning lang ang aming ginagamit ko mag-asawa. Pinlano talaga namin yung aming mga anak. Talagang plano kasi natutuhan din namin sa natural family planning kung paano magkaroon ng anak na babae sa kalalaki. Kaya yung aming mga anak, salit-salit. Kailangan ng plano kasi hindi pwede yung sabi nga sa responsible parenthood, hindi pwede yung magkakaroon kami ng anak na hindi pa rin kami financial capable. No? Kumbaga yun ang unang isipin namin na kung ano yung kaya namin i-provide sa aming magiging mga anak. No? Kaya dapat planuhin din talaga. At pwedeng-pwede naman yung sa natural family plan. Kasi syempre, inihahanda rin yung katawan ng babae. Baka mamaya, magbuntis ka sa panahon na mayroon kang karamdaman. Di ba? Kailangan nakaredy yung katawan mo para sa another baby. Siguro na depende sa pananaw ng mag-asawa kung blessing sa kanila yung pagkakaroon ng napakaraming anak. Sa amin, sa pagkakaroon ng marami na siguro yung 6 sa karamihan, sa aming blessing kasi nakita lang din namin na si Lord ang nagbigay sa amin ito. Kasi marami mga mag-asawa gustong magkaanak pero hindi magkaanak. At kami nga sabi namin nung 5 na, kota na kami.
Pero binigyan pa kami ng another na blessing ni Lord. At kinatanggap namin yun. Kasi sa amin, every child is a blessing. Talagang kinoconsider namin yun na malaking biyaya galing kay Lord. Kaya gano'n na lang yung aming pag-susumikap na bigyan sila ng magandang lahat ng mga kinakailangan nila. Dapat matutuwa natin mamuhay ng simple. No? Kumbaga, kung ano yung binigay ni Lord na the blessing o kabuhayan sa aming mag-asawa, unang-una, maintindihan ito ng mga bata. Mm. Kaya nga sa pag-budget, kasama yung mga bata, pinag-uusapan namin. Para maintindihan nila bakit ganito lang yung baon nila. No? At naintindihan nila yun, hindi sila nagreklamo. At hindi nila nakukumpara yung sarili nila sa mga kaklase nila. Kasi yun lang yung kaya ibigay sa ngayon na aming mga magulang nila. Tsaka kung ano yung food na nasa table, alam nila yun na dapat equally divided sila. Hindi ba pwede kakain yung dalawa, yung apat? Hindi. Talaga, alam nila yun, dapat happy-happy sila. At happy maganda, kapatid. Kung kakain kami, sama-sama, di ba? Para kung ano man yung nandyan, magkakasya. Kami, bukas kami sa buhay, kung ano yung bigay ni Lord. Pero, kumbaga, kung bigyan pa kami ni Lord, tatanggapin namin. Pero, ang panalangin namin, bigyan din yung iba. No? Siguro, lahat ay masaya. Oo nga.